Welcome back to another informative video. Ngayon, pag-usapan natin, passbook versus ATM. Sa mga videos na nagawa ko, ang dami nagko-comment dyan ng passbook or ATM. This would be a quick video, no? I don't wanna go there to the extent ng super madaming rundowns. Kasi you know naman, in my channel, I just like to highlight some of the things that I keep in mind. Laging ganun eh. Key takeaways, key points, bakit oo o bakit hindi. So yon, pag-usapan na natin. Passbook versus ATM. Ito yung principle ko ha, at di ko alam kung baka makatulong sa inyo or what. For me, passbook is used for saving. Para sa akin yun ha. ATM for spending. So, tatandaan mo lang yun lagi. Pag passbook ka, saving. Kapag nag-ATM ka, spending. Now, i-drill down natin quickly yung mga highlights ng disadvantages and advantages ng dalawang yung nabanggit natin. First muna, ang favorite ko, passbook. May mga kinap na akong passbook ha. Kasi nga, during pandemic, nahirapan na rin akong i-manage or i-maintain silang lahat. Now, I have 4 passbook. Ang mga passbook na meron ako, Metro Bank, that's for my emergency fund, BDO for my business, tsaka yung kinikita ko dito. And then I also have my security bank for my auto loan and then agribank because that's where I work at malaki yung interest doon sa employee savings namin. So technically, tanggalin natin yung sa auto loan na auto deduction for security bank. I have 3 working passbooks for my savings. So bakit nga ba passbook ang favorite ko? Well, number one, gustong-gusto ko talaga you'll be able to track your money at gusto ko physical ka siya nakikita. Ayoko yung online kasi parang feeling ko pag online, takaw rin siya sa online apps. So, I like that advantage niya for me is that, you know, I can track my money, I can monitor, I can write in my passbook. Then, it helps me save more. Kasi, lagay ka ng lagay doon, transfer ka ng transfer, but you can't withdraw it right away. Hindi siya convenient in terms of withdraw. Yun yung disadvantage niya. You have to go, you have to fill out, you have to do over the counter. So, yung tedious process na yon, some people, they don't like yung ganon. But then, if you wanna save more and if you want to form that habit, discipline of saving, malaki pong matutulong ng passbook. Now, doon sa mga ibang nagtatanong, marami pong passbook ang nag-o-offer ng malaking maintaining. But if you want, you can message me Instagram, you can open an account sa Agribank para mabilis kasi merong 100 or 500 lang na deposit for sa ano nyo, passbook nyo. Para hindi nyo siya nagagalaw. Tas kain tayong branch. Pero madali lang naman din mag-deposit through GCash. Now, doon naman sa commercial banks, syempre, ang regular po na maintaining balance simula nagka-pandemic, 10,000. So imagine, pupunta doon para mag-withdraw. It's inconvenient for people. That's why I also understand other people. Kaya nga for me, isa siyang saving hack eh, sa totoo lang eh, to get a passbook. And ang talagang nagturo sa akin nun yung mentor ko, yung dati kong boss, sabi ko, bakit ba passbook? Kasi parang syempre, it's intimidating for me. I'm 22 years old, magbubukas ko ng passbook, tas di ko naman kayang maintain. Kasi parang yung network ko nung panahon na yun, 10,000 lang din. Kasi kung ano-ano yung mga liit pa ng sweldo ko, wala naman ako masyadong malaking earning, tas marami pa kaming utang nun. So, papaano? So, that's why I realized later on, oh, sobrang okay ng passbook. At yun din yung lagi kong sinasabi dun sa mga kawork ko na gawin nila. Next, diba yun na nga, mahirap kasi yun yung disadvantage. You have to go to the branch, tas magpa-process ka, mag-over the counter ka. Now, let's go to ATM. Sa ATM naman, I said earlier, diba, it's meant for spending. Kasi totoo naman eh, online apps. Next, after online apps, ATM machine ang accessible. Hindi mo naman kailangan mag-withdraw dun sa mismong ATM machine ng bank mo. Pwede kang other banks kasi hindi mo na maiisip yung fees, diba? And at the same time, doon sa mga nagsasabi din na mas okay yung ATM, preferential kasi siya eh. Now, isa-isahin na natin. Ano bang advantage if you want to have your ATM? Of course, if there's an emergency, you can withdraw right away. Pwede kang pumunta sa malapit na ATM at kung kailangan mo na, makapag-withdraw ka agad. Right? But then, what are the disadvantages of owning an ATM? Yung service charges noon. Unlike kapag syempre nag-passbook ka, mag-withdraw ka lang ng one time, big time. Pero, kapag nag-ATM ka, mag-withdraw ka, pa-konti-konti, nababawasan yung pera mo through the service charges.
lugi ka ba doon? What? Depends on the situation if may emergency. Wala ka din talagang magagawa. Diba? Kada lagay mo ng card mo, if it's a different bank, you incur charges for it. So, kung iisipin mo, mahal din in the long run. And at the same time, for me, yung disadvantage niya nga, takaw ka sa gastos. Kasi may makita ka lang ganito, magwi-withdraw ka. Wala siyang pinagkaiba if you have your credit card with you. Kasi yung card, lahat naman tumatanggap yan, etc. Diba? Tapos, takaw pa siya sa mga online shopping. Kasi, usually, if you have your ATM, naka-register yan sa online banking. Ako kasi may passbook, hindi sila naka-enroll sa online banking. Right? So, for me, both are accounts eh, in the bank that you open. It's just the manner by which you use both. Whether you do your ATM or your passbook, you need to know what's the purpose, why you are opening. Para lang sa akin, in principle, napakasimple. Passbook, that's for saving. ATM, it's for spending. Kasi it's just in the card eh. Hindi ka naman everyday pupunta ka sa restaurant. Papakita mo yung passbook mo, no, diba? Pero if you have your ATM, may debit po kami. Oh, this is swipe lang nila. Swipe, 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 wala na. Di ka na nakaipon. So, to those people watching this video, those are my thoughts, ha? Between passbook and ATM. Kasi lagi yan tinatanong sa akin, ano po bang mas maganda, passbook or ATM? Ako, my own opinion, and if you would follow my advice, I would really go for passbook. Lalo na kung kumikita ka naman na or regularly nakakaipon ka na or nakakasave ka na. If you check your budget and you saw that there's enough leeway, kahit 2,000 per cut-off yan, I really suggest get a passbook. Ipunin mo muna yung maintaining balance or again, you can go to Agribank, the best with high interest. Talo ang mga commercial banks. You get first that maintaining balance, ipunin mo muna yon. Tapos, i-ano mo na siya, i-place mo na siya. And then, if you have your payroll account, i-transfer mo lang on every cut-off. Sa usually sa online apps, meron na yun eh, every cut-off na nilalagay, isi-set mo na lang eh. Kami kasi Gcash, so it's easier for me to transfer anywhere. But then, if ayaw mo talaga ng passbook and you feel intimidated, pero promise, sobrang ganda ma-practice yung idea of owning a passbook. Sobrang ganda po, sobrang ganda. And then, you can start with ATM. Prone ka nga lang sa pag-gastos. Doon mo naman matitest yung discipline mo towards your money. Kasi ako pag talaga naka-ATM ako, pagdala ko ATM ko, I know I'm gonna spend. Minsan nga, paglalabas lang ako, alam ko agad na may gagastosin ako kasi ang dala ko agad. Debit card. Kasi alam ko may ATM, makakapag-withdraw ako agad. Gagala ka, dala mo debit card, alam mo na. Ganun din if you have like your credit card. Because you have that card and there's a lot of POS machines eh. So, prone talaga. So, ayun, I hope you guys enjoy the video. Comment kayo kung may suggestions pa kayo or gusto kayong i-inquire or i-ask na advice so that I can create a video for that. Thank you guys for watching. I'll be ending the vlog here. Bye!